guys, nandyan na naman pala kayo. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin ginamot ang galis ni Mudyako. Galis or mange. So, meron dalawang uri ng ano, ng galis. Which is yung sacropic mange, which is yung meron si Mudyako, ay nagkaroon si Mudyako. At yung isa is yung, hindi ko alam masyadong tawag eh, basta sabi ng doktor, dalawa daw yun. Yung isa is more on, ano, nagkakaroon sila dahil mahina yung immune system. Yung isa ay dahil nahawa sila sa ibang aso. Nung March, last March 2020, noong una, sobrang nangangati si Mudyako, sobrang kati. Kamot na kamot, hindi matigilan yung kakakamot. Hanggang sa nagsugat na yung mga tenga-tenga niya. Yan. Nagdudugo itong ano niya, siko niya, nagdudugo. Tapos, pina-check up na namin siya, pina-check na namin, syempre, kung ano meron. So, ang ginawa ng doktor is, nag-ano siya, nag-scrape ng skin, tapos yun, tinest niya, tiningnan niya kung meron bang ano, foreign something-something, kung may mga mites yon na dun sa skin niya. So far, nung ano, una naming pa-check up, ang sabi ng doktor, wala siya nakita kung ano man dun sa skin ni Mudyako. Ang sabi lang niya, ang diagnosis niya is baka allergy. Kaya yon binigyan kami ng gamot na tinik ni Mudyako ng ano ng 2 weeks. 2 weeks tablet siya. Tapos napansin naman namin na nawala yung kati-kati kasi ano yun. Antihistamine yung ano yung binigay na yun, antihistamine. Nakangiti ka. Tapos yun nga, napansin namin na nawala yung ano yung kati-kati niya. Kasi antihistamine yung binigay. So, ang akala namin, may effect. Tapos, binigyan niya rin kami ng, ano, rinakomendaan niya rin kami ng pwedeng gamitin na shampoo. Which is mycocide ito. Mycocide. Yan. Rinakomend niya na gamitin namin for 2 weeks. Bali, after nung gamutan, syempre, ano, kinagabihan, naubos yung ano. 2 times a day kasi yun iniinom. Bali, kinagabihan yung last niyang inom ng gamot. Bali, nung umaga, wala na siyang inom nun. So, napansin namin, nung hindi siya uminom nung, ano, nung pinaumagahan na kasi ipapacheck up ng ulit siya nun. Nangangati na naman siya, tapos yung tenga niya namumula. So, ibig sabihin, hindi effective yung gamot. Meron pa rin. Nawala lang ang kati-kati niya nung umiinom siya. Pero nung tinigil niya yung ano yung gamot, nangati pa rin siya. Ang binitilahan. Baka nangati. May follow-up check-up kami. Yung after nun, nung gamot niya, syempre kailangan gamutan. Kailangan ipa-follow-up check-up. Tignan lang doktor kung effective yung ginawang gamutan. Ngayon, napansin din ng doktor na ano, yung tenga niya namumula pa rin. Tapos, parang irritated pa rin siya. Tapos, yung mga sugat niya parang bumabalik. Ang ginawa ng doktor is, nag-strip ulit siya ng skin. Tapos yun, ngayon may nakita na siyang, nakita niya na yung mga mange, sacropic mange. Yun. So, in-explain niya sa amin na nahahawa daw yun, nakukuha sa ibang aso. So, tinanong niya kung meron bang nakasalamuhang ibang aso yung si Mudyako. Eh, wala naman siya nakakasalamuhang ibang aso. Kaya yun, pagkatapos na, alam niya na yung gamutan, hindi na kami pinabalik. Ang re-require niya na lang sa amin is ito. Pinatuloy-tuloy niya sa amin itong ano, mycocide shampoo. Tapos, itong Advocate. Yan. Okay. Ano lang to? Ito. Ito may natira pang isa kasi hindi na namin ginamit uli. Kasi pansin naman namin na magaling na siya. Ano ata? Ito. Yung unang lagay niya. Ano? 2 weeks.
Tapos one week hindi siya maliligo nung dinagyan siya. Linalagay lang to sa excess scrap nila. Linalagay to doon. Ang ginawa ko para ano, para mas safe, para hindi niya madilaan kasi alam ko ng gamot to eh, baka nakakalason. Dinagyan ko ng ano, ng e-collar. Ginamitan ko ng e-collar. Ayan, dinalagay ko sa leg nila. Ayan. Kasi, di ba, linalagay sa batok, itong ano, yung adstate, linalagay sa batok. Ngayon, may ano, may tendency na kamutin niya yon, tapos yung paa niya, kagat-kagatin niya. So, baka makain niya yung, ma-intake niya yung gamot. Kaya, linagyan ko talaga nito. Kasi meron ng ano, meron ng ano, pangyayari sa amin na ano, yung parang ganito rin siyang gamot. Pero hindi totally itong gamot na yun. Pang ano yun, pang kuto naman, linalagay din sa bato. Tapos, parang may naano siguro si Mudya ko nun. Kinamot niya, tapos pinangkamot niya na paa niya. Kinagat-gat niya, ngat-ngat niya. Siguro, naka-intake siya ng konti. Tapos, after ilang days, mga 2 days or 1 day. One day lang ata. Pagkatapos namin lagyan, nag-seizure. Pero, pangkuto yun, hindi yun ito. So, nung sinabi ng vet na, ano, linalagay din sa batok to na gamot. Alam ko na, may tendency na ma-intake ni Mudya ako. Kaya, dinagyan ko siya nito. Nung basa pa yung gamot. After one day, tuyo naman na yung gamot doon. Kaya, tinanggal ko na. Pero, ano, suggest ko lang, bago kayo gumamit ng kahit anong product or ganito, alamin nyo muna kung ano talaga yung sakit ng aso. Kasi malay mo, allergy yung, may allergy talaga yung aso mo. Ano muna, pacheck muna kayo sa vet. Yun. Bago kayo mag-take ng medications para dun sa aso, para mas safe. Siyempre, di naman natin alam na malay mo, gamitan mo nito, tapos allergy pala yung, ano, yung sakit ng aso mo. Mas lalala. Dagdag problema ba? So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo at may nakuha kayo. Kung napapanood nyo to at ano, yung aso nyo is may galis or nangangati-ngati, sobrang kati, nagsusugat. Pacheck nyo muna sa ano nyo, sa vet nyo bago kayo mag-take ng actions. Para sure at hindi pa lumala yung ano yung sakit. So kung marami kayo natutunan, please leave like, comment, at paki-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.